Dobling biyaya ang hatid ng kambal ni Chica. Pero sadyang mapaglaro ang tadhana dahil isinilang niya ang kambal nung na-comatose naman ang kanyang mister. Mag-isa niya ngayong itinataguyod ang kanilang mga anak. Umaasang balang araw, masisilayan din sila ng kanilang ama. Ang pinaghuhugutan ng kanyang walang hanggang kaligayahan, ang kanyang misis, si Chica, at ang panganay nilang, si Erdi. Nagbagong araw ang buhay ni Francis nung siya'y naging ama. Kung pwede nga lang daw na hindi siya mawalay sa tabi ng kanyang anak na si Erdi. Kaya ang hiniling nilang mag-asawa, madagdagan pa ang kanilang mga supling. Happy talaga siya that time, as in super happy. Parating kami lumalakad nun, parating kami nag-mall. Kasi gusto niya ma-expose yung bata sa maraming tao. Yun. Tapos loving siya na pagka, ano, papa. At dininig ang kanilang panalangin. Si Chica, nagdalang tao ulit. At nung August 9, iniluwal. Hindi lang isa, kundi dalawa. Kambal! Sina Miracle Sayesha at Francis Timothy. Na-shock din ako kasi twins eh. Pero masaya talaga siya. Happy. As in super happy. Baka. Blessings. Tapos girl and boy pa talaga agad. Pero ang pagdating ng kambal, hindi na nasilayan ni Francis. Dahil 9 na buwan nang nakalilipas, si Francis na comatose. Sa paupahang bahay na ito sa Cebu City, nakatira ngayon ang pamilya. Halos hindi na makilala si Francis ngayon dahil bagsak at payat ang kanyang pangangatawan. Nanghihina rin. Hindi makapagsalita. Hirap makakilos. Parang araw lumuwag ang kanyang paghinga. Kinailangan pang butasin ang kanyang dibdib. Mahirap. Maski na sa ICU siyang hirap-hirap. Walang araw na hindi ako umiyak. Ayaw ko maging tapos kahit kanino. Kasi nindalos hindi ako makakain. Iyak ako ng iyak. Tapos kung nakikita ko yung anak ko, hirap. Daddy! Samantala, ang 2 taong gulang na si Erdi, wala pa rin tigil sa pilit na paggising sa kanyang daddy. Daddy! Wake up, daddy, oh! Nag-wake up si daddy. Daddy! Daddy! Kung minsan, kinakantahan pa niya ito. A-B-C-D-E-F-G. Musok yan na, nai. Gahuat ni mo. Huwag mo drive sa'yo, musok yan na. Samantala si Chica, hindi magkanda o gaga. Hindi malaman kung paano pagsasabayin ang pag-aalaga sa kanyang mister at sa kanyang mga anak, lalo na sa bagong silang niyang mga kambal. Ay, ako nga dito si Francis, at saya-saya siguro niya. Hindi na nga ako halos pumunta ng mall. Kasi, ang hirap eh. Sila ang saya-saya nila. Kompleto sila kami. Hindi. Huwag na lang patagalin yung paghihirap niya. Kasi kailangan ko pa siya na may mga bata pa ng mga maliliit na nagdindin sa kanya. Siyempre, yung twins, alam ko gusto din nila maranasan na may papa. Hindi para si Erdi kasi lumaki si Erdi nandyan. Adi niya. I'm sure 101% magtatanong yan na saan yung papa nila. Paano nga ba humantong sa ganito si Francis? Sa Sinulog Festival sa Cebu, noong Enero, magdamag daw na naka-duty si Francis bilang crowd control. Matapos ang kanyang duty, nakadalo pa raw silang mag-asawa sa isang party ng kanilang mga kaibigan. Maaga naman daw silang nakauwi. Pero kinabukasan, nagreklamo si Francis na masakit ang kanyang dibdib. Punta tayo hospital, sabi ko, pa-check natin. Tapos sabi niya, mamaya na, sabi niya ka nang magpapahinga pa daw siya sandali. Baka napagod lang daw siya. Yung pagtalikod ko, yun na, parang na-choke. Ganyan. Humingi ako ng help.
7th floor. Nandun talaga sa pinakataas. Tinakbo ko yun pababa. Pagdating sa ospital, wala nang malay si Francis. Milagrong na-revive siya. Pero idineklara pa rin siyang comatose ng mga doktor. Sana gumaling na siya. Na kahit hindi na siya magtrabaho, ako na lang ang babuhay sa kanila. Matapos ang isang araw sa ICU, dumilat daw ang kanyang mga mata. Hypoxic and ischemic encephalopathy o HIE ang nangyari raw kay Francis. Dahil sa cardiac arrest o atake sa puso at cardiac arrhythmia o irregular ding pagtibok ng puso. Hypoxic, ibig sabihin nagkulang ng oxygen sa brain. Ischemic, ibig sabihin kulang ng blood flow sa brain. Encephalopathy, yun yung nagre-resulta because of damage to the brain. Dahil walang dumadaloy na hangin patungo sa kanyang utak, naapektuhan daw ito. Baka in terms of awareness, makapagsalita ng konti, ng konting vocabulary. So, pero yung full recovery na you expect him to stand up, walk, go back to his usual work, I think the chances are slim. Naniniwala ako. Gi-give up yan nung dati pa eh. Kasi wala-wala na siya eh. Until ngayon, nag-hope pa rin ako, nagagaling siya. Dahil sa lumalaking bayarin, pinayuhan daw ng mga doktor si Shika na iuwi na lamang ito sa kanilang bahay para doon na alagaan. Sinasabi ko nga, Lord, baka pagsubok lang to, binigyan mo na ako ng ganitong kalaki na problema, pero please lang, huwag mo akong pabayaran. Bigyan mo ko ng lakas na makakaya ko to. Pabigyan mo muna ng extension yung buhay niya. Kasi kailangan ko pa talaga siya, di ko kaya talaga. Isa sa mga pinanghahawakan ni Shika ngayon, ang mga masasaya nilang alaala ng kanyang mister. Nurse noon si Francis. Nursing student naman si Shika. Assigned kasi ako that time sa ER. Doon din siya assigned that time. So possibly hindi talaga siya yung gusto ko kasi that time meron din siyang kasama. Tapos yung kasama niya, yun yung lumalapit sa akin. Nung last day na po ng intern, pagkabukas yun, uwi na kami. Doon kami nakapag-usap. Humingi siya ng number. Pero as a friend lang po. Kwento-kwento, ganyan. Tapos yun, pagkabukas, doon nagsimula, nag-text-text. Matapos daw ang internship ni Shika, niligawan siya ni Francis. Compatible daw sila sa maraming bagay. Pati na sa mga hilig, mula music, pelikula, hanggang pagkain. Matapos ang tatlong buwang ligawan, sila'y naging magkasintahan. Taong 2011, nung natapos si Shika ng nursing. Samantalang si Francis, nag-iba naman ang career. Naging pulis. Umiyak ako ng first na training sila kasi matagal kasi sila mawawala, 6 months. Sa batch nila yung marami talaga. So enjoy na enjoy kahit mahirap. Tapos nagpapadala lang ng letter. Dahil sa trabaho ni Francis, nadedestino raw siya sa iba't ibang mga probinsya ng Cebu. Pero kahit nalalayo sa isa't isa, sinisiguro raw nilang parati silang nakakapag-usap. Valentine's Day 2014. Matapos ang tatlong taong relasyon, ikinasal sina Francis at Shika sa West. At sa taon ding yon, isinilang ang kanilang panganay na si Erdie. Nung nalaman daw ni Francis na kambal ang sunod na dinadala ng kanyang misis, inspirado raw siyang magtrabaho. Hanggang nangyari ang trahedya, hindi naman daw binubura ng mga doktor ang posibilidad na bumalik pa sa normal si Francis. Ngunit mahaba-habang gamutan raw at pag-aalaga ang kanyang kailangan. Relax na, Francis. Bukod sa mga gamot, 6 beses kada linggo ang kanyang physical therapy sessions. Yung functional status level niya, we still don't know. Always positive para sa kanyang recovery. Kasi yung patient natin, still young. Ayon sa mga doktor, ma
maaari raw na nakakarinig pa rin si Francis. Kaya ang payo ng mga doktor kina Shika, palagi itong kausapin. Madalas nga raw siyang kunukwentuhan ni Shika at ipinaparinig din ang kanyang mga video. Pati na ang kanilang theme song. Alam ko si Francis dito lang naman kumukuha ng ano niya, ng lakas niya sa amin. Alam ko mamapahit siya dahil sa amin. So kailangan hindi talaga ako pipitaw. Daddy. Hindi naman daw nagkulang ng suporta ang kanilang mga pamilya at kaibigan, lalo na para kay Francis. Pero sa araw na ito, ang kanila namang bubuhusan ng suporta, si Shika. Dapat magpakatatag siya, harapin niya ng maayos kung anong mang pagsubok na mayroon. Mga muya lang ta sa Ginoo nga makapagita si Francis. Ayaw lang kabalakan kay naaman ko. Anda mo kong yun nga mutambang kaninyo. Bas na mga ampo lang kita nga mamaayaw na si Francis. Kabalo ko na matatagin ka. Daddy! Always be praying. Daddy! Mga bata ay chosen. Ay dati man lang yun na maayaw na. Salamat kayo sa tanan. Si, naamo pimi para sa amo ang upat. Para sa mga bata. Wow na si Timmy, babe! Nag-close eye si Daddy, oh. Ayon kay Shika, hanggang ngayon, nasa proseso pa lang siya ng pagtanggap sa mga nangyari. Pero ang mahalaga, sabay pa rin daw silang lumalaban ni Francis. Kailangan pati ka. Dapat strong ka, Pirmi, para sa ato anak. Sige na, paayo na, may barong nadira. Na ng mga kambal, babe, oh. Na, nakayanak na babae. Hindi ba, ganaan ka na kay girl. Sige na, babe. God is good, babe. Kaya giyatagan kang second life, babe. Dapat strong ka, babe.